Sino nga ba ang hindi mabibighani sa napakagandang tanawing ito? Umaga, tanghali, o gabi man, meron ka pa rin view na makikita. Kaya naman, sa ikaapat na pagkakataon, bibisitahin namin muli ang isa sa paborito naming campsite dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Kaya, ang pangnatay nyo, sit back, relax, and enjoy! Second birthday ni Kurt nung huli kaming mapunta ng Uncle Mike's campsite at nung muli kaming imbitahan ng camp owner, dali-dali kami naghanda. Sarap! Saan tayo? Siyempre, surprise. Surprise. Kasi... Kurt, ang bantot parang naglabas ka na naman. Starlux. Yahoo! So dito naman po sa Central Luzon Link Expressway, dire-diretso na po ito hanggang makarating po kayo ng Kabanatuan. Meron lang po kayong mga dadaanan dito na mag-merge ng mga daan, katulad nyan, magiging two-way. Dito naman po sa may exit ng Aliaga kung saan kami dumaan dati, pwede na pong dumiretso dyan. Meron lang pong konting harang dyan, nakala mo bawal dumaan pero okay lang naman pala. Para naman po yan sa mga truck, bawal silang dumaan dyan. Meron din po kayong magdadaan dito ang konting rough road pero konti lang naman at hindi naman masyadong malalaki ang mga lubak. Pagkalagpas nyo lang sa may rough road na yan, magiging okay na rin ang daan at magiging patag, sementado na rin. At dito naman po sa exit ng San Juan, kala nyo may harang at bawal ng duwaan pero okay pa naman po dyan. Para sa mga light vehicle lang po ang pwedeng dumiretso. Tayo. Pagdating nyo naman sa dulo, magiging rough road lang uli ng konti. At bababa na po kayo dyan sa may maliit na daan. Napapunta na po ng Kabanatuan City. We're here at Family Dad's Family Restaurant. So, dito kami mag-lunch. Mainit, mainit. Sobra. Huwag ka muna mag-drone. Kuha na lang. Ito daw kami. Mukhang masarap. Tinignan ko yung food nila dito eh. Meron silang mga viands na masasarap. Papagalan lang namin ang amin. Parang gusto ko nito wings tsaka pansit. Pwede. Ito medyo heavy to heavy. Ang heavy. Ngayon. Sabi lang. Ay, ang bagal naman. Meron silang mga ano oh. Tingnan pa nila yung presya. Meron silang mga kettle. Wow. Kung kayo po ay naghahanap ng mahihintuan bago makarating ng Gabaldon, isa po ito sa marirecommend namin sa inyo. Maganda po ang lugar dito, masarap po ang mga pagkain at tama lang naman po ang kanilang mga presyo. Ngunit sa mga may mga pet po dyan, hindi po pet friendly ang kanilang restaurant. Nakiusap lang po kami sa may-ari na kung po pwede isama si Kurt dahil konti lang naman po ang kanilang mga customer ng time na yan.
Pagkatapos naman ng napakasarap naming lunch sa alas 3 ng hapon, diretso na kami ng Gabaldon na isa't kalahating oras na lang ang layo mula dito sa may Dads. Kapansin-pansin po ang malaking pagbabago sa trail paakyat ng campsite. Nung unang akyat po namin dito, malalalim po ang mga rats. At meron din po mga malalaking bato na nasa gitna ng daan. Taon-taon po, usually nasisira ang daan dito dahil sa mga bagyo na dumadaan. Pero dahil sa kasipagan at pagiging hands-on ng may-ari ng campsite at sa tulong na rin ng local government sa kanilang lugar dito, na may maintain po nila ng maayos ang trail paakyat ng campsite. Hindi po biro ang pag-maintain dito. At pinakamahalaga po dito, number one priority ng camp owner ang safety ng lahat ng campers na pupunta sa kanyang campsite. Isa po sa dahilan kung bakit gustong-gusto namin dito sa campsite na to ay yung trail paakyat dito. Nagbibigay po sa amin ito ng konting kaba at ng excitement. Kaya naman kapag kayo ay nakaakyat ng maayos at matiwasay dito sa campsite, talaga namang makakahinga na kayo ng maluwag. At lalong-lalo na kapag nakita nyo na yung napakagandang view. Almost 5 PM po kami dumating dito sa may campsite. At kung mapapansin nyo po, medyo malilim at malamig na po ang panahon na yan. Kapag inabot po kasi kayo dito ng tirik ang araw na nagsisetup, baka mahirapan po kayo. Pero dahil meron pong gazebo, ang Uncle Mike's campsite ay malaking tulong po ito. Paiba-iba po ng panahon dito sa campsite na to. Minsan maaraw, minsan maulap katulad nyan, minsan walang hangin, at minsan bigla na lang pong lalakas ang hangin. Kaya naman po, dapat lagi po kayong handa, lalo na kung magtatayo kayo ng awning dito, dapat merong magagandang suporta yung awning nyo katulad nyan. Sa unang gabi po namin dito sa campsite, nasolo po namin siya kasi po hindi po natuloy yung aming ibang mga kasama dapat. Kaya po talagang sobrang tahimik at napaka-peaceful ng gabi dito.
Good morning. Good morning, my love. Good morning, Kirker. How was your sleep? Ganda. Sarap pa. Tapos yun yung view nyo eh. Napakaganda. Isa sa pinakamagandang campsite talaga na pinupuntahan namin. Sa may Gabal doon. Parating? Who's that, Kurt? Who is it? Parating na, Sir Dong? Ito po si Sir Dong, ang ininyerong lakwatsero. Kasalukuyan po siyang umaakyat papunta sa campsite. Ngunit sa pagkakataong yan, mag-isa lang po siya sa sasakyan. Tapang po, no? Pero alam niyo po ba, nung una, kasama po niya yung buong pamilya niya, at ang dala po nila nun ay yung kanilang Navara. Takot na takot po silang umakyat dyan. Hindi po sila nag-uusap sa loob ng sasakyan. Kung mapapanood niyo po yung kanilang unang video dyan, muntik pa nga po silang malaglag sa bangin. Dumulas yung kanilang gulong. Nakahinga lang sila ng maluwag nung nandun na sila sa may campsite. Medyo maganda na po kasi ang daan ngayon dyan. Ang kwento nga po ng may-ari ng campsite, minsan meron pong umakyat dito na Ertiga ang dala. Ito po ba yung Suzuki ata yun? Kaya nagulat po sila nung may nakarating na Suzuki pero hindi po kasi nila alam na may pupuntang ganun. May sundo ka eh! Hello. Special sundo! Welcome to Uncle Mac. Hey. Dapat pinaano mo muna. Mainit na siya eh. Oh. Sa July pa kami kailangan pumunta. Pero alam mo, sa Pampanga sisig, sabi nila, mortal sin daw yung lalagyan mo ng itlog ang sisig. Ah. At saka mayo. Sa wakas, may kasama na rin kami. Solo namin po kagabi. Yung mga hindi sumama dyan, shout out sa inyo lahat. Next time, isama yan. Next time na lang. Ingitin namin kayo ha. Sayansa na. Hindi kayo sumama eh. Hindi ko alam. Ang bilis naman. Sarap. Sarap pag may ano, may anghang. Oo nga eh. Usually, usili talaga yung nilalagay ko rin. Nakalimutan ko. Yan o. Aros caldo. Thank you, Sir Mike. Sarap. Merienda. Meron pang mga condiments. May ato, Sir Mike, ah. Kailangan nyo kasi kung ilaw sa charging station, no? So, mga 200 watts na solar panel at generator. Di ba?
Pero depende rin sa isasaksak ng mga ano, baka mamaya yung mga guest. Sa pang engineer to mga to eh. Sinabi ko dito bawal din. Yung rice cooker. Mahirap yun. I'll go find Daddy, come on. There's Daddy down. Down, Kurt. Kakalutin ako eh. Dapat siguro yung mas malalim pa. There, go get Daddy, come on. Ayaw sumisid eh. Sumusunod lang naman siya sa'yo. Parang gusto ko na rin maligo. Hindi ka magkagang maano. Where's mommy? Picture ba? Eh, ba't recording? Anong ginawa mo dyan? Kinuha niya lahat. Ano? Pagdating naman po ng hapunan, kami po ay nagkaroon ng konting salo-salo at konting kwentuhan doon po sa bahay na nasa harap po ng campsite. Break tent na po. Tapos sa isang magsimula ng break tent. Napasarap din ang kwentuhan kagabi with Sir Mike. So inayos-ayos na. Ito ang medyo mabigat din na part ng pagka-camping. Pero tingnan niyo naman ang view. Sulit na sulit. Pangarap pa ito eh, ano? 106. Pinapauwi na sa akin ni Sir Mike eh. Ganda oh. Paisa. Uy! 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 Mamaya sumabit ka dyan, ma... Ngayon yung pangyila niya. Oo. Siguro. Pogi, oh. Bago pa yung tires ah. Oh. Bango oh. Hello. Okay lang kayo? Okay lang. Ah, dito tayo sa may isang ano. Okay. Ah, ito pala yun. Apa! Okay. Yun naman po, doon sa gawing task niya, yung kapatid niya yung kasama. So, ito yung papunta doon sa ano? Doon sa unang nabili niya. Naunang na develop yung isa eh, no? Dito tayo? Wow! Yun ang... Dami namin turtle. Bago naman po kami umuwi, ipinasilip sa amin ni Kuya Mike at ni Kuya Larry
ang unang-unang lote na nabili nila dito. Kung saan makikita nyo ay may magandang view din. Hihintay tayo eh. Dinala natin yung drone. Hindi mo dinala yung drone mo. Ba't ba hindi ko dinala yung drone? Ha? Pwede din daw mag-camp dito. Ngunit, kailangan may dala kang sarili mong CR. Ganda rin ang view. Dali lang ha, pipicturean ko kayo. Kung gusto nyo ng medyo may konting adventure at mas matahimik na area, kung halimbawang puno na doon sa may main camp, pwedeng kayo dito mag-camp. May isang potential na campsite dito. Kung gusto mong nabiting ka sa off-road doon sa baba, ayan o. Diba? Ano naman yung daan eh, oh? Ay, ito, mga... Basta, ano? 4x4. Ayan, oh. 4x4, oh. Kaya wala namang masyadong technical, eh. Patarik. Wala namang rock, eh, no? Oo. Oh. Medyo ano lang to, challenging kapag ulan. Alright, maraming salamat po muli mga kaibigan sa panonood. At hindi pa po dyan natatapos ang aming camping. Pagkatapos po dito sa may Uncle Mike's campsite, didiretso naman po kami sa may Baguio or Benguet. Dalawang campsite po ang aming pupuntahan doon. Kaya po abangan po ninyo ang aming adventure dyan sa may Benguet. See ya!